To see is to believe nga naman ang modern era. Pero mas nakakatakot ngayon dahil ang dami nating nakikita ng mga trolls at fake news na kumakalat sa social media. Marami na ring mga marites sa Facebook. Yan yung bagong tawag sa mga chismosa-chismosa pagdating sa mga issues sa mga celebrities. Noong nag-uumpisa na ang ministry ni Jesus sa bayang Israel, meron na ring mga chismis at mga nagkukumpulang mga old version marites tungkol sa kanya. Kung babasahin natin ang unang bahagi ng chapter 5 ng Ebanghelyo natin ngayon, makikita natin na nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga, no? Sabbath day. At nagalit ang mga punong saserdote at yung mga pare sa kanya dahil araw ng Sabbath, nagtatrabaho si Jesus, nagpapagaling siya. Kaya sumagot si Jesus, sabi niya, ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din. Alam niyo, natural sa ating mga tao ang magtanong. Sabi nga sa ibang patalastas, huwag mahihiyang magtanong. Kaya siguro nagsalita ang Panginoon at nabanggit niya ang kanyang pinsan na si San Juan Bautista. Dahil sa nagtanong ang mga tao tungkol kay Jesus, siguro skeptic pa rin ang mga tao tungkol sa kanya at sa kanyang mga ginagawa. Pero hindi naman sila binigyan ni Juan dahil pinatotohanan niya ang mga naririnig nila tungkol kay Jesus. Tinanggal nila ang pagiging marites nila sa pamamagitan ng pagpapatotoo ni Juan tungkol kay Jesus. Alam niyo po, ako po ay English teacher sa isang pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Makati. Alam niyo po, sa aming first quarter, may mga lessons kami na nakafocus sa pag-verify sa mga balita at sa mga information na nakikita ng mga estudyante sa news outlet, sa TV, sa radyo, ganun din yung mga public posts sa social media katulad ng Facebook at Twitter. Alam niyo po, sinasabi ko sa mga estudyante ko na mahalagang i-confirm muna nila yung mga nababasa nilang post kung tama at makatotohanan yung mga yon. Lalo na ngayon, mag-eeleksyon at matunog yung mga pangalan ng mga tatakbo sa mga national positions. Mahalaga na makita nila kung yung mga post sa mga tao ngayon tungkol sa kanila ay bawang katotohanan lamang o nakatuon lang sa paninira ng iba. Alam niyo po mga kapatid, inaakay tayo ng ating Ebanghelyo ngayong unang araw ng ating mga Misa de Aguinaldo, Misa de Gallo, Simbang Gabi, at ngayong 16 ng Disyembre, no, inaanayahan tayong maging mapanuri tungkol sa mga katotohanan na ibinabahagi sa atin ng kahit sinong tao o ng anumang nakikita natin sa internet. Isang paalala rin po yan sa ating Ebanghelyo sa mga Katolikong unti-unting umaalis sa ating simbahan. No, yung mga pinapagawa ng Diyos sa mga Jesus ay siyang ipinagpapatuloy ng simbahan pagkatapos na umakit na si Jesus sa langit, na siya namang pagbaba ng Espiritu Santo at pumuspos sa mga apostol at mga disipulo niya noong araw ng Pentecostes. Mga kapatid, binabahagi sa atin ng Ebanghelyo ngayon ang kahalagahan ng katotohanan at kung paano natin ito isa sa puso at isa sa buhay. Ang katotohanan ang magliligtas sa atin sa anumang kapahamakan na idinadulot ng kasamaan at kasalanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sa pagkakalugmok sa kadiliman ng kamalian. At ang katotohanan ang mag-aakay sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus po ang katotohanan na nagdudulot sa atin ng katiwasayan at kapanatagan sa mundong puno ng pagkalito at kasinungalingan. Si Jesus ang katotohanan at daan na mag-aakay sa atin patungo sa Ama na nasa langit at sa buhay na walang hanggan. Ito po ang katotohanan ng salita ng Diyos at naway na full charge po kayo. Ang pagbasa sa araw na ito ay sadyang kakaiba. Sa bahaging ito ng Biblia, ipinabatid dito kung paano nabuhay si Jesus mula sa kanyang mga ninuno. Nakasaad sa pagbasang ito, ang mga taong bahagi ng kanyang buhay bago pa man siya ipanganak sa mundo. Masasabi kong sadyang napakahiwaga nito.
Bakit? Dahil hindi pa man ay papanganak si Jesus. Mapapansin natin na sa kanyang mga ninuno ay labis na silang nananalig sa Diyos. Sabi nga nila, to see is to believe. Pero mas naniniwala ako sa katagang, to believe is to see. Dahil hindi ko man nakikita ng harapan ang Panginoon, ramdam ko namang sa puso ko ay nananalaytay ang kanyang pag-ibig. Para sa akin, ang pagbasang ito ay sumisimbolo sa tinatawag nating pamilya. Ano nga ba ang pamilya? Sa aking isipan, ang pamilya ay binubuo ng mga taong nagmamahalan at nagtitiwala sa isa't isa. Sa isang pamilya, dapat ay magtulungan tayo. Hindi natin may sasakatuparan ang ating mga mithiin kung hindi natin susundin ang mga mabubuting utos ng Panginoon. Upang mas maging matatag ang samahan ng pamilya, dapat ay laging tandaan na gawing sentro ang ng pagmamahalan ang Diyos. Hindi dapat natin kalimutan na tayo ay kanyang mga anak. Sa pagbasang ito, may hinuha natin na tayo ay nagmula kay Jesus at si Jesus ay nagmula sa atin. Siya ang itinakda ng Diyos upang iligtas tayo sa sanlibutan. Sa kabila ng mga kasalanang nagawa natin, hindi pa rin nagsasawa ang Panginoon na tayo ay patawarin. Bagkus ay binibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon at patuloy na binibigyan ng mga biyaya. Mula sa mga ninuno ni Jesus, dapat ay maging katulad din nila tayo. Langin natin isa puso ang mga mabubuting asal at maging mabuti sa lahat ng oras. Huwag nating hayaang maging sagabal ang kasamaan. Lagi rin natin isabuhay ang pagmamahal sa pamilya. Always remember, reflect with God and be fully charged. Sa Ebanghelyo ay makikita natin ang pagiging matuwid ni San Jose sapagkat ayaw niyang ipahiya si Maria na nagdadalang tao kahit hindi pa sila nakakasal, kung kaya't nais niyang hiwalayan ito ng lihim. Subalit na magpakita ang anghel sa kanyang panaginip at ipaliwanag na si Maria ay naglihila lang ng Espiritu Santo, ay naunawaan niya at pinakasalan pa rin si Maria. Napakabuti ni San Jose at siya ay huwara ng kabutihan. Ayaw niyang manakit ng kalooban ng kapwa, di tulad ko noong araw na isang dating padalos-dalos sa pagsasalita at madalas hindi inaalintana na makapanakit ng kalooban ng iba. Marami akong nasaktan at iyon ang pinagsisisihan ko sa aking buhay. Sa ngayon ay nagsisikap akong maging mabuti sa aking kapwa sa pamamagitan ng pagiging maingat sa aking mga sinasambit. Isinasabuhay ko na ang kasabihang kung walang magandang sasabihin, ay mabuti pang manahimik na lamang. Ito ang isa sa paraan ko upang mapalapit ako ng ganap sa ating Panginoong Hesukristo. Nasa dapit hapon na ako ng buhay, and I am continuously trying to become a better version of myself each and every day. Binanggit sa Ebanghelyo na sinabihan ng anghel si San Jose na huwag matakot pakasalan si Maria. Isa itong malinaw na pagpapahalaga sa sakramento ng kasal, kung kaya't ang mga nagmamahalan ay hinihikayat ng Ebanghelyong ito na bago bumuo ng pamilya ay kinakailangan magpakasal muna. Isa pa sa binanggit ang panganganak ni Maria na isang sanggol na tatawagin niyang Emmanuel. Ibig sabihin, ang Diyos ay suma sa atin. Tunay na napakabuti ng Diyos dahil pinili niyang lagi natin siyang kapiling. Lagi natin siyang maaasahan sa lahat ng sandali, lalong-lalo na sa gitna ng ating kapighatian. Siya ang ating muog at tanggulan. Sa Panginoong Diyos, tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalina. Mga kapatid, dito na po natatapos ang aking reflection.
sitwasyon. Kaya sana lagi tayong full charge sa salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng buong may kapal. Magandang buhay mga ka-full charge. Sa ating gospel ngayong araw, pinapakita, pinapatunayan na si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat. Siya ang napili para maging tagapamagitan ng Diyos sa tao. Alam niyo po, narinig ko na dati sa isang pari na secret weapon daw natin si Maria. Kumbaga sa laro, may tinatagong alas. Pero hindi man ito ganong kaganda pakinggan, sa aking buhay, totoo ito. Sabi natin, malakas talaga si Maria sa Diyos. Pagkaya ng mga santo at santa, nilalapitan natin kung tayo ay ipanalangin. Pagkatandaan, humingi tayo ng panalangin sa kanila. Hindi tayo sa kanila nananalangin. Kung atin rin babalikan ng gospel, tinatanong ni Elizabeth na kung sino daw siya para dalawin ang ina ng Panginoon. Maraming mga kapatid, palagi rin natin itong natatanong. Kahit ako mismo, ang ating hanapan ng sagot, umpisa pa lang ay may sagot na ito. Darin, ay anak ng Diyos. Darin, ay anak ni Maria. Sa pamagitan ng pagsagot ng Amen. Ang Anghel Gabriel, kaya meron tayong pinagdariwan na kapaskuhan niya. Sana'y maging katulad natin sa Juan nung siya'y nasa sinapupunan ni Elizabeth. Tayo magsigalaw sa Tuwan sa pagdating ni Jesus. Magsigalaw tayo, kumilos, at iparamdam natin ang diwa ng kapaskuhan sa Tuwan. Tunay nga na ang lahat ay posible ng mga taong may pananalig. Sana lahat tayo maging full charge sa kita ng Panginoon. Ang mga millennials ngayon, mayroong ginagamit na phrase kapag hindi sila pinaniniwalaan kaagad na balita. Yun yung phrase na, we, di nga. Halimbawa, pag may ikinento sa'yo ang kaibigan mo na isang chika, no, at nagulat ka, una mong sasabihin syempre ay, we, di nga. Totoo ba yan? Nalala ko nung nasa college ako, take kami ng mock board exam bilang part ng paghanda namin para sa pag-take ng licensure exam for teachers. At that time, naka-enroll ako sa PM section ng English major. After a week, at nung pagkatapos na makuha yung exam, lubas yung resulta ng mock board at nakita ng mga klase ko yung listahan. Sinabihan nila kaagad ako na ako daw yung nag-top 1 sa result ng exam sa section namin. Eh, kakarating ko lang sa school noon. Sa biyahe pa ako noon, kakagaling lang. Kaya una ko kaagad na sabi, ay we, di nga. Mamaya nililoko niya lang ako, ha. Sure enough, nung nakita ko na ngayong listahan, sinabi ko kaagad salamat sa Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayong ikalimang araw ng ating pagnonobena sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon, mayroon din po tayong narinig na, we, di nga. May isang anghel na biglang lumitaw sa kwarto na kung saan naroon ang ating mahal na ina at sinabi nito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, ang Diyos ay suma sa iyo. Hail, full of grace, the Lord is with you. Pagkasabi nito, narinig ni Maria ang tungkol sa plano ng Diyos sa katauhan at siya ay magiging malaking bahagi nito dahil siya ang magiging ina ng manunubos sa sanlibutan. Nagulumihanan si Maria, nagulat siya, na-confuse siya. Sabi niya, paano mangyayaring ito gayong ako'y dalaga? How can this be since I have no relations with a man? Kung sa mga millennials yan, i-translate natin, no? Pwede nila sabihin na, weh, di nga, eh wala pang nangyayari sa amin na magiging asawa ko, eh paano yun? Nagpaliwanag naman, buti naman, nagpaliwanag naman ang anghel tungkol sa mangyayari sa kanya. At nang mahimasmasan, no, nang kumalma na si Maria, sinabi na niya yung kanyang fiat. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. I am the handmaid of the Lord, may it be done to me according to your word. Mga kapatid, mga ka-full charge, may tatlong bagay po ang nais na ituro sa atin ang ebanghelyo ngayong araw. Makinig, magpakumbaba, at manalig. Una, makinig. Laging anayahan ang presensya ng Panginoon sa ating panalangin, no, sa ating pananalangin, at pakinggan rin natin siya kung ano yung gusto niya sabihin sa atin. Ikalawa, magpakumbaba.
Kahit na alam nating taliwas minsan sa gusto natin ang kalooban ng Diyos, manatili tayong mababa at katulad ni Maria ay sumunod sa kung ano ang sinasabi sa atin ng Diyos. At ikatlo, manalig. Laging tandaan na walang imposible sa Diyos, ang lahat ng bagay ay mangyayari basta't magtiwala tayo sa Kanya. Makinig, magpakumbaba at manalig. Nawa lahat ng ating pagdududa at pagkabigla ay mapalitan ng pagtanggap at pagkamahinahon, lalo na kung ito ay kalooban ng Diyos sa atin. At nawa na full charge kayo sa ating pagbabahagi ng ating ebanghelyo. Buhay mga ka-full charge, minsan ba dumating ka na sa punto ng buhay mo na meron kang pagdududa sa kung ano ang plan ng Diyos sa'yo? Minsan ako rin. Pero palaging akong dinadalo ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang tao o bagay upang ipaalala na mahal niya tayo. Patuloy tayong manalig. Sikapin nating manalig. Alam ko mahirap pero pag sumikap natin. At sa pamamagitan ng pagsusumikap na ito, gawin natin itong parang pandemya na kumakalat ng buong mundo. Let us spread the faith. Huwag nating hayaan na lumunin tayo ng tukso na hindi pa nananalig sa Diyos. Tulungan natin ang bawat isa na manalig sa Diyos. Tulungan natin ang bawat isa na maging mabuting Kristiyano. Tulungan natin ang bawat isa sa pagtulong sa iba. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon kagaya ng pagtitiwala niya sa atin. Tunay nga na ang lahat ay posible sa taong may pananampalataya. Sana all ay maging full charge sa salita ng Diyos. Malamig ang simay ng hangin, tanda ng Kapaskuhan. Makakarinig tayo ng mga kantang pamasko at nakakakita ng mga magagandang palamuting Kapaskuhan. Para sa ating mga kababayan, ang magandang pamasko, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ay ang tunay na pagdamay at pagmamalasakit sa mga nagkasakit at namatayan. Yung walang halong ibang motibo o pakitang tao lamang na pagtulong sa mas mahigit na nangangailangan dahil lahat naman tayo ay nangangailangan ngayong panahon ng pandemya. Sa aking sariling karanasan, may mga kamag-anak akong nagkasakit at nagpositibo sa COVID-19, na quarantine, na ospital, at may namatay. May nag-isip na lubha na problema sa hirap ng buhay dahil sa kawalan ng hanap buhay. Maging ang aking anak, dalawa kong anak na nasa ibang bansa ay hindi agad makauwi o hindi basta-basta makauwi ng Pilipinas. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa ating bansa at sa buong mundo. Sa gospel natin ngayon, makikita ang tunay na kahulugan ng pagtulong mula sa malayong lugar ni Maria ay tinahak niya ang daan tungo sa kinaroroonan ng kanyang pinsang si Elizabeth upang tulungan ito sa kanyang kalagayan kung saan si Elizabeth ay nagdadalan tao sa kanyang katandaan. Sa edad na matanda na siya, kailangan niya ng tulong. Nasusulat na may 3 buwan na nanatili si Maria sa bahay ni Elizabeth upang ito ay kanyang alagaan. Sa panahong ipinagbubuntis ni Elizabeth si Juan, kahit na si Maria ay kagampan din kay Jesus. Ang pagtulong ni Maria kay Elizabeth ay ang pagpararamdam na kay Elizabeth ng pagmamahal ng Diyos. Dalawa ang paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Ang una ay ang pagsugo ng kanyang buktong na anak na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Ang ikalawa ay ang pagbibigay handog ng Espiritu Santo. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi niya, "Kay Maria, pinagpala ka sa babaeng lahat
at pinagpala ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Dalawang anunsyo ang nalaman natin sa gospel. Ang pagbati ng anghel kay Maria at ang pagbati ni Elizabeth kay Maria na sila'y magkita. At ito ang nagbigay sa atin ng isang napakagandang dasal, ang Abaginoong Maria. Naipaparamdam natin ang ating mga, sa ating mga kababayan ng ating pag-ibig sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila ng Panginoon Jesus at ng Espiritu Santo. Ang pagtulong sa kapwa ay dapat kakitaan ng tunay na katangian. Ang una, ang agarang pagtulong. May kasabihan tayo, naaanihin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi dapat ipinagpapabukas dahil kung laging ganito, ay wala tayong magagawang maganda o mabuti. Gaya ng ginawa ni Maria nang siya ay nagmamadaling pumunta sa bahay ni Elizabeth upang ito ay tulungan at alagaan. Mahalaga din na ang ginagamit sa pagtulong sa kapwa ay hindi sa makasariling pagnanais lamang. Kamakailan lamang ay nangailangan ng tulong ang ating mga kababayang sinalanta ng Bagyong Odette sa bandang Kabisayaan at Kamindanawan. Ang mga tulong sanang ipinarating sa kanila ay hindi dahil lamang sa nalalapit na halalang 2022. Pag-ingatan natin na huwag pakitang tao lamang ang paggawa ng mabuti. Kung maaari ay huwag mo na nga ipaalam ang iyong pagtulong kahit sa iyong matalik na kaibigan. Tumulong tayo ng walang hinihintay na kapalit. Ang Diyos na ang magbabalik sa atin ng mga kabutihang bukal na itinulong at ito ay ibabalik sa atin ng husto sa takal. Siksik, liglig at umaapaw. Sapagkat ang takalang ginagamit mo sa iba ay siya ring takalang gagamitin sa iyo ng Diyos. Tayong mga Pilipino ay mahilig maglista at maningil ng utang. Kung minsan ay hindi salapi, kundi utang na loob. Ngunit kahit na ang utang na loob ay inililista pa din at sinisingil sa tamang panahon. Sana ay matuto tayo sa 500 taon ng ating pagiging Kristiyanong nagmamahal at tumutulong sa kapwa ng tunay at dalisay. Tandaan po natin, posible ang lahat sa taong may pananampalataya. Sana tayo ay laging puno ng salita ng Diyos. Mga ka-Full Charge. Dalawang talinhaga ang katulad ng paghahari ng Diyos, ang buto ng mustasa at ang libadura. Tulad ng isang butil ng mustasa, kapag ito ay bumagsak sa matabang lupa, mabubuhay at yayabong ito. Gayun din, kapag ang libadura o yeast ay inihalo sa masa ng arina, ito ay aalsa at palalakihin ang masa. Mahiwaga ang simula ng kaharian ng Diyos. Sa pagdadaan ng panahon, ito ay lumalaki, nagiging malakas at makapangyarihan. Tulad ng magsimula ang Kristyanismo sa Pilipinas noong 500 years ago. Nagsimula sa isang Easter Sunday Mass sa Humonhon Island, sinunda ng baptism sa Cebu ni Naraha Humabon at Hara Humamay kasama ang kanilang mga tauhan. Lumago ang Katolisismo sa Pilipinas. Ngayon ay 80% ng Philippine population ang Katoliko. Ang Pilipinas ang bansa na mayroong pinakamaraming Katoliko sa Asia. Bakit lumaki ang bayan ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay pangkalahatan para sa mayaman at mahirap, marunong at mangbang, malakas at mahina, babae at lalaki, bata at matanda, nasa may kapangyarihan o nasa laylayan ng lipunan. Malawak ang pangunawa ng Panginoon. Lahat ay mayroong puwang sa kanyang awa at habag. Nakapagpapanibago ng buhay ng tao ang pananampalataya sa Diyos. Maging ang mga bagay sa mundo
ay napapanibago ng Diyos dahil sa kanyang awa at habag sa mga tao. Ngayong panahon ng pandemya, tutok lamang tayo sa Panginoon. Mag-count our blessings, palagi nating isipin na kasama natin si Lord. Ang ating buhay ay uunlad dahil may awa ang Panginoon. Ating dasal. Panginoon, tulungan mo kami na magtiwala sa iyong kapangyarihan. Alam namin na sa bandang huli, magkakaroon ng katuparan ang mga hinihiling namin sa iyo ayon sa iyong kalooban. Amen. Sa salita ng Diyos, tayo sana ay maging fully charged. Sino po ang nakakompleto ng simbang gabi? Naway ang inyong kahilingan ay matupad. Nung ako'y bata pa, sinasabi ng matatanda na kapag nagsisimbang gabi ka at nakompleto mo ang siyam na simbang gabi, ay pwede kang humiling at ito'y matutupad. Kaya maraming kabataan na nanais na magsimbang gabi. Ngunit madami ang naging bulag na sa kaisipang ito kahit ako noon. Iba ang pagtingin ko dito. Ngunit kung ating iisipin, ang Kapaskuhan ay ang pagsilang ni Jesus, ang ating Panginoon. Kung ating pagninilayan, ito ang pinakamagandang regalo na tanggap natin na galing sa Diyos. Ngunit, hindi pa tayo humihiling ay ibinigay na niya. May mga narinig pa nga ako kung alam na talaga ng Panginoon, ba't kailangan ko pang hilingin? Kahit ako mismo ay napapaisip noon dito. Kung ating iahambing sa ating pang-araw-araw na buhay, ito ay ang kailangan natin. Eh, ba't ba natin pagsisumikapan? Ang ironic ba? Ating isipin na ikalakip lamang ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Gusto niyang tayo ay matuto at ibahagi kung ano ang natutunan natin. Share the love, sabi nga nila. Naway ang diwa ng Kapaskuhan ay ating ipalaganap, hindi sa regalo, bagkus si Jesus. Si Jesus na nagsisilbing mukhang liwayway sa ating takipsin.